No momtsag bayo Adonai mas nga kanan. Okay, so aglubi-lubi tayo gamit daytoy antigo nga alsungan. Da siguro 60 years na dato yan nga alsungan kasi ubingak pa lang at dadato yung salamin. Tapos gamit ka no pala damama daytoy ini. So turuan natin yung mga pamangkin natin na gumamit ng mortar and pestle o alsungan and Ilocano. Dapat matuto silang magbayo ng kakainin nila. Kasi kami noon, lahat ng ipakain namin sa baboy na banana stock, binabayo namin yon para maihalo sa feeds. Kaya mahirap yung buhay namin noon. Kaya itong alsungan na to or mortal na to, yung ginagamit natin namin na para magbayo ng pagkain ng baboy tulad ng banana stock, nagayat ng maliliit, tsaka yung potato na maliliit. Eh, yun yung pinapakain namin sa baboy. Talagang binabayo namin para maimik sa feeds. So, dapat matutunan din nila ng mga kabataan ngayon kung gaano kahirap yung buhay noon. So, dapat alam din nila paano gamitin yung mga ginagamit namin noon na mortar and pestle. So, yan. Nag-round robin sila na magbayo, maglubi-lubi para ma-experience din nila yung hirap. Maghirap ka muna bago ka kumain ng masarap. Yan, no? So, yan. Dahil sila, trinay nila magbayo. Yun o, at least na-try nila na hindi basta-basta ang buhay. Kailangan mo munang maghirap para makakain ka ng masarap. In other words, kailangan mong mag-aral ng mabuti para meron kang magandang bukas or di madaling kumita ng pera or kailangan mong magpursigi para gaganda ang iyong bukas or buhay. At trivia lang guys, alam nyo ba na ang lubi-lubi ay ito yung ginagawa ng mga kabataan noon para mag-banding, para mag-celebrate at magkwentuhan, magkasama na rin doon ang ligawan and bakitan, pagalingan, magbayo. So, yun lang guys, thank you for watching.